Isla ng Boracay, kabilang sa world's most beautiful sunset. Provincial turnover and agricultural machinery distribution sa Aklan isinagawa. PHO Aklan, tiniyak ang epektibong pagpapatupad ng National Immunization Program. Local Government Unit ng Kalibo, planong ibalik ang PRC Mobile Services. Kalibo Academic and Educational Assistance ng LGU Kalibo, nagpapatuloy. ASU New Washington students nakatanggap ng tulong pinansyal. Narcotic detection, dogs operations, tinalakay sa mga kapulisan. Malay Municipal Police Station, namahagi ng portable fan ngayong tag-init. Provincial agriculturist, nagsigawa ng orientation para sa mga kooperatiba. Basic dental services, pinag-uusapang isama sa coverage ng PhilHealth. Hapon, Provincia ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News, sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw May 20, 2024. Kabilang ang isla ng Boracay sa world's most beautiful sunset destinations para sa taong 2023, ito ay batay sa inilabas na resulta ng Bounce website. Madidala sa balitang yan, si Jelon Rosales. Kabilang ang isla ng Boracay sa world most beautiful sunset destination para sa taong 2023. Ito ay batay sa inilabas na resulta ng Bounce website. Nanguna sa listahan ang Uluru, Australia bilang world most beautiful sunset destination. Kinilala naman bilang pang-rank 9 ang isla ng Boracay sa probinsya ng Aklan. Ang pagbuo ng listahan ng mga sikat na destinasyon pagdating sa may magagandang sunset ay sinuri ng website batay sa kanilang katanyagan sa social media at ang bilang ng mga rekomendasyon. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Naging matagumpay ang isinagawang provincial turnover and agricultural machinery distribution na ginanap sa ABL Sports Complex sa Bayan ng Kalibo. Naging matagumpay ang isinagawang provincial turnover and agricultural machinery distribution na ginanap sa ABL Sports Complex Kalibo Aklan nitong May 16, 2024. Ito ay sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na may temang Aarangkada ang Magsasaka. Kaugnay nito, pinangunahan ng naturang aktividad ni Aklan Governor Jose Enrique Joanma Flores kasama sina Department of Agriculture, Regional Field Office 6, Regional Executive Director Dennis Arpia, Filmic Director 4, Dr. Junesio Alvenya, na nirepresenta ni Mabel Castro. Habang nandun din sa nasabing aktividad sina Vice Governor Rinaldo Boy Quimpo, Engineer Alexis Apolonio, Provincial Agriculturist, Congressman Carlito Marquez, na nirepresenta ni Chief of Staff Jess Marquez, mga miyembro ng Sagunang Palalawigan ng Aklan, Kalibo Mayor Judith Bautista Sucro, mga empleyado ng LGU Kalibo, at iba pang mga individual. Ilang mga bayan sa probinsya ng Aklan ang nakatanggap ng mga kagamitan sa pagsasaka. Samantala, pinasalamatan naman ni Governor Joanma Flores si Senator Cynthia Villar, Chairperson ng Committee on Food and Agriculture para sa naturang tulong. Ara Chibriones, Kalibo Cable News. Tiniyak ng Provincial Health Office Aklan na epektibo ang pagpapatupad ng National Immunization Program. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Tiniyak ng Provincial Health Office Aklan na epektibo ang pagpapatupad ng National Immunization Program. Sa layunin na ito, nagsagawa ang nasabing ahensya ng provincial training ukol sa basic epi-skills, logistics, cold chain management, and the reaching every purok strategy na ginanap sa Kalibo nitong May 14 hanggang 17, 2024. Ang naturang pagsasanay ay layon ding pahusayin ang kaalaman at kasanayan ng mga lumahok na nurse at midwife. Nagsilbing resource person ay mula sa Department of Health CHD6, Dr. Jose Martin Achenza at Ms. Charmaine Zamoro na mula sa Provincial Health Office ng CAPIS. Naroon din si Mr. Julius Vixon de la Cruz mula sa Malay Municipal Health Office, Ms. Madel Joy Taiko at mula sa UNICEF na si Joseph Loterio.
Nika Bautista, Kalibo Cable News. Plano sa ngayon ng lokal na gobyerno ng Kalibo na ibalik ang Professional Regulations Commission Mobile Services sa Bayan ng Kalibo. Plano sa ngayon ng lokal na gobyerno ng Kalibo na ibalik ang Professional Regulation Commission o PRC Mobile Services sa Bayan ng Kalibo. Kaugnay nito, nagbabot ng interes ang Bayan ng Kalibo sa Professional Regulation Commission na magpadala ng kanilang empleyado upang magsagawa ng PRC Mobile Outreach Services sa nasabing bayan. Iminahayag ni Kalibo Sangre ang Bayan Member, Kechi Luces, na sa isinagawang PRC Outreach Mobile Services sa Kalibo noong nakaraang taon, marami ang nakatipid sa pamasahe. Naging convenient rin ang pag-renew ng mga professional license ng mga Kalibunhon at ng mga Aklanon. Dahil rito, magpapadala ng resolusyon ang Sagad ng Bayan ng Kalibo kay Regional Director Romel Balisan ng Professional Regulation Commission para sa muling pagbalik na may ito sa nasabing bayan. Samantala, layunin nito na matulungan ang mga Kalibunhon at mga Aklanon. Eric Gibrianes, Kalibo Cable News. Proyekto ng Petrowind ay naglalayong makatulong na palakasin ang supply ng kuryente sa Western Visayas sa pamamagitan ng renewable energy. Nakita na ng marami na isang planta lang ang mawala ay pwede itong magdulot ng matagal at malawakang blackout. Ang renewable energy ay mas malinis na pinagkukunan ng kuryente kumpara sa mga coal at diesel power plants. Kaya naman, ito ay mas mabuti sa kalikasan. Ang anumang proyekto, lalo na kung ito ay isang malaking development, ay may epekto sa paligid. Pero ito ay kayang i-manage. Mayroon ng mga teknolohiya at pamamaraan ngayon para maiwasan ang masamang epekto sa kapaligiran at komunidad. Mahalagang tingnan ang mga ganitong development sa mas malawak na perspektibo. Hindi lamang kuryente ang benepisyo ng renewable energy. Nariyan din ang mga business taxes, royalties o fiscal benefits at share ng host community sa kita mula sa proyekto, green jobs at potensyal para sa ecotourism. Maaari rin itong gawing learning sites ng mga mag-aaral ng engineering, social and environment related courses. Dagdag pa dito ang mga corporate social responsibility na proyekto ng kumpanya sa larangan ng health, education at livelihood. Kamakailan, naglunsad ang gobyerno natin ng Bagong Pilipinas Campaign. Kung titingnan ng malapitan ang logo nito, ay makikita ang mga windmills. Sumisimbolo ito na para magkaroon ng tunay na pag-unlad, kailangan ang mas matibay, mas malinis, at mas sustainable na enerhiya. Maging bukas sana tayo sa pag-unlad. Sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak. Ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Nagpapatuloy sa ngayon ang Kalibo Academic and Educational Assistance Mission ng Local Government Unit para sa mga kabataan sa naturang bayan. Madidal sa balitang yan, si Jenna Rizales.
nagpapatuloy ang Kalibo Academic and Education Assistant Mission ng Local Government Unit ng Kalibo. Nitong nakaraan lamang ay nagsagawa ang pamahalaan ng distribusyon para sa mga benepisyaryo ng Kaalam. Ang Kaalam ay isang education program na isinakatuparan ng LGU sa pamumuno ni Mayor Judy Socro at sa tulong ni Concejal Philip Yero Quimpo, Chairman ng Committee on Education. Ang Kaalam Ordinance ay isinabatas bago matapos ang taong 2023 para sa mga estudyanteng nasa college, senior high school, mga college entrance examinees at licensure examinees. Ang nasabing programa ay may katutulong sa mga kabataan na naghihikayat na maghangad at sikaping gawin ang mga bagay para sa kanilang pag-unlad. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Lagpas sa 4,000 na mga estudyante sa Aklan State University New Washington ang nakatanggap ng cash incentives. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga estudyante mula sa Aklan State University, New Washington. Kabuo ang 432 AAC New Washington students ang nakatanggap ng financial assistance sa isinagawang distribution ng cash incentives sa ASU New Washington Covered Court. Pinanguna ng naturang aktividad ni Aklan Governor Jose Enrique Joanma Flores kasama ang iba pang mga opisyales sa probinsya ng Aklan. Samantala, patuloy na magsasagawa ang gobyerno probinsyal ng Aklan ng mga programa, proyekto at mga aktividad na makakatulong sa mga Aklano. Eric Gibrianes, Kalibo Cable News. Tinalakay sa mga kapulisan na Aklan Police Provincial Office ang tungkol sa Narcotic Detection Dogs Operations. Madidal sa balitang yan, si Nika Bautista. Nangunahan ni Police Colonel Victorino E. Romanillos Jr., Provincial Director ng Aklan Police Provincial Office, ang pulong ukol sa Narcotic Detection Dogs Operations na ginanap sa Barangay Katiklan, Malay. Dinaluhan ito ng ilang pangunahing opisyal, kabilang ang mga kinatawan, mula sa APO, Police Operations Management Unit, Provincial Intelligence Unit, TL Provincial Drug Enforcement Group, Provincial Drug Enforcement Unit, Malay Municipal Police Station PCP 4 Commander, Aklan MARPSTA at marami pang iba. Iba't ibang paksa ang tinalakay, kabilang ang konsepto ng Project Dustbin at iba pang usapin na may kinalaman sa operasyon ng Narcotic Detection Dogs. Layo ng pulong na pahusayin ang koordinasyon at pagiging epektibo ng naturang operasyon sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at stakeholder. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayong tag-init, namahagi ang Malay Municipal Police Station ng portable fan sa ilalim na pumuno ni Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabilo ng Malay PNP. Ngayong tag-init, namahagi ang Malay Municipal Police Station ng portable fan sa kanilang mga personnel na naka-duty sa isla ng Boracay. Kaugnay nito, ayon kay Malay PNP Chief Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Rabilo, prioridad nila ang kapakanan ng kanilang may uniform personnel bukod sa peligro sa pagganap ng kanilang tungkulin, kasama na ang panganib na dulot ng umiinit na temperatura na may danger level heat index mula 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius. Layunin nito na maibsa na matinding init sa kanilang beach areas sa isla ng Boracay. Samantala, matatandaan na napalabar si DILG Chief Benhur Abalos ng urgent memorandum sa PNP, BFE at BJMP na mag-issue ng advisory sa uniform attire na magsuot ng komportableng uniform habang naka-duty para maibsan ang hindi magandang pakiramdam dulot na matinding tag-init. Ere Gibrianes, Kalibo Cable News. Pinaunahan na Aklan Provincial Agriculturist ang isinagawang orientation para sa mga kooperatiba. Madidal sa balitang yan, si Jenna Rosales. Nagsagawa ng Orientation Workshop and Fundamental of Cooperative Training ang Aklan Provincial Agriculturist sa pamamagitan ng Cooperative Development Division and Integrated Barangays of Numansha Multipurpose Cooperative o Ibon MPC na ginanap sa ATI Learning Site, Tabangka, Numansha. Ang Fundamentals of Cooperative ay isang mandatory training na dapat sundin ng mga co-op officers upang mapagtanto ang kahalagahan at legal na pinababatayan ng mga kooperatiba. Nilalayon ng aktibidad na makatulong sa mga micro at small cooperative sa Aklan sa Cooperative Assessment Information System, isang bagong binuo na online system ng CDA at isang comprehensive web-based system na nagsasama at bumubuo ng mga reports mula sa lahat ng datos at impormasyon mula sa mga kinakailangang datos na isinusumiti ng mga kooperatiba. Jelena Rosales,
Kalibo Cable News. Tinalakay ng mga senador ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Law ng PhilHealth upang masakop ang mga pangunahing dental services. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Tinalakay ng mga senador ang pag-amyenda sa Universal Healthcare Law ng PhilHealth upang masakop ang mga pangunahing dental services dahil mahigit 70 milyong Pilipino umano ang dumaranas ng pagkabulok ng ngipin. Sinabi ni Senator J.V. Ejercito na nag-i-sponsor ng pag-amyenda sa UHC Law na pinag-aaralan na ang pagsasama ng mga serbisyo sa ngipin. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo na dapat isinama ng PhilHealth sa ilalim ng batas ng UHC ang pagbibigay ng dental services tulad ng tooth extraction at pagbibigay ng pustiso. Dagdag pa ng mambabatas na isa itong krisis dahil kakaunti lang ang mga may akses sa pangangalaga ng ngipin. Ang National Health Survey noong 2018 ay nagpakita na 73 milyong Pilipino ang may tooth decay. Sinabi ng Philippine Dental Health Association na noong Pebrero, 72% ng mga tao sa bansa ay may cavity. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay na panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Rodel Nosaron Jr. mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, naman itong latest weather update para sa subong adlaw. Lunes, Mayo 20, 2024. Sa subong shoreline na nag-aapekto sa extreme northern Luzon, kag-Sterlis naman ang nag-aapekto sa nabiling nga parte sa ato nga pungsod. Tungod sa sistema, Western Visayas maka-experience sa magalugulong tuntub sa magalumon nga kalangitan na may posibilidad sa mga pagulan-ulan panag-uobgag pangilat sa iba nga parte sa ato nga rehiyon na dala sa hangin Sterlis. May natutob sa makasarangan na hangin halin sa nasidlangan, tubtob na bagat na nasidlangan ang mga ibabaw sa Western Visayas. Sa diin, makanay tubtob sa makasarangan ng ato mga pagbalod sa kadagatan. Para naman sa atong forecast range of temperature, generally yara sa 27 to 34 degrees Celsius. Samtang sa atong forecast maximum heat index naman yara sa 44 degrees Celsius. Ang ato na adlaw matunod karon sa alas 6 sa hapon, kaya mabutlo ka niya siya alas 5.27 buwas ang kaganoon. Kagamon niya atong latest weather update. Para sa mga dugang mga impormasyon, bisitahan lang atong official website sa www.bagongpagasa.dost.gov.ph. Kagpati na sa atong mga social media accounts. Halindiri sa Iloilo Doppler Radio Station, Pagasa, Visayas, DOST. Ako si Rodel Nosaron, madamugit na salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa Reggie Briones at ito ang Kalibo Cable News.